Good morning. So, sa umagang ito ay gagawa natin ang paraan kung paano natin mapapalitan yung ating lock sa ating wooden plane or katam. Ayan. So, gagamitan natin siya ng kahoy or tabla. Ngayon, titingnan natin kung magiging effective ba yung gagawin. Ang gagawin ay pipili tayo ng tabla or ng kahoy na kasing size nito. Bakit? Para papasok siya dito. So, puputulin natin itong tabla according doon sa haba nitong lock natin. So, eto na. Susukatin natin yung haba ng ating lock. 8 centimeters. Ayan. So, ito transfer natin siya dito sa tabla. Gamit ang ating eskwala, buguitan natin. Then, pagkatapos ay lalagarin na natin. Sa paglalagari, iwasan natin na tumama yung lagari natin dito sa may bench vise or gather para iwasan na pagkakira ng lagari. So, pag naputol na natin yan, gagawin natin ay magtatabas tayo ng 45 degrees or tatabasin natin siya dito. Magmula dito. Diagonal. So, sukatin natin siguro eto magta-trial and error tayo siguro mga 4.5 or 4. Yan, 4. Then, saka natin siya tatabasin. So, parang gagawa tayo ng ganito. Ganyan. Ganyan siya. Then, sa kabila rin. Meron tayong konting problema. So, paano natin siya ilalagay dito at lalagariin natin. Kung igaganyan natin siya dito, tatama tayo dito. Tatama tayo dito. So, pagdating natin dito, tatama rin tayo dito. Okay, so isip tayo ng paraan. Okay, may nakita na ako. So, lalagariin natin siya dito. Ayan. Pagdating dito, saka natin siya babalik pa rin. Siguraduhin natin yung daliri natin ay naka alalay yung salim na lagari para hindi maiba ng pwede yung lagari at mulas. Dahan-dahan. Siguraduhin natin na hindi tayo abot dito sa bakal. Sa pagkakasado. Para hindi nakira yung salim ng aling lagari. Then, pagkatapos niyan ay babalik ka rin na natin. Siyempre, siguraduhin natin na magtatapat yung naputol dito at dito sa kabila. So, ang mapapansin natin, pantay yung ating pagkakalagari. Oh. Dahan. So, eto na yung ating
improvised na lock ng ating katam. So ngayon, kung meron tayong ganito, pwede tayong gumamit ng wood rasp or raspador. Ito na, iipitin natin sa gato, then saka natin siya gagamitin ng wood rasp or raspador para pantay yung magkabila. So pero hindi natin maiiwasan na magkaroon ng pagbabago dun sa pagkakaputol sa kaliwa, sa kabila at sa dito. At kailangan din kasi natin na madiretso yung guhit dito para pantay din yung pagkakatiin ng lock doon sa talim. Ito, kung hindi siya diretso, ay kailangan din nating bawasan para magdiretso siya. So, ito na yung ating lock. Tingnan natin kung effective. Ito na mga master. Mula sa metal na ito, ayan kasi yung sira. Ayan, kung nakikita nyo, ito na ngayon ang gagamitin natin. Improvise. Ayan, papagawa rin po tayo ng ganito. Pero dahil kailangan na natin gamitin yung katam, so gagawa na tayo ng paraan para magamit na natin yung katam. Ayan. So, kung titignan nyo, ay parehas yung lapad ng talim, no? At yung lock, improvised lock. So ilalagay na natin siya dito. Tapos try natin na i-align yung talim. Tingnan natin kung tatama tayo. So sa pag-align ng talim ay gagawa po tayo ng panibagong video dyan. Abangan nyo kung kailan natin siya i-upload. Pero for sure gagawa po tayo ng panibagong video. So ayun na. Pagka nakita natin na okay na yung talim, yan, meron na siyang lumalabas dito. Depende po sa inyo yan kung gaano kalaki yung babawasan. Pero at least mga 2 millimeters, yan, pwede na yung angat ng talim. Pag okay na, then pa-finalize natin yung talim, then silip, then itatry na natin, improvise. So ngayon mga master, ay susubukan na natin kung effective yung ginawa nating lock ng katam. So from metal to wooden. So, subukan na natin in 3, 2, 1. So, okay siya. Yes, testing. So, pwede niyo po itong gayahin. Ito po ay para sa mga bagawan lang sa carpentry. Alam po maraming mga mas magagaling dyan na mga karpintero, pero ito po ay para sa mga baguhan lang, at ito po ay para lang sa emergency, no? Pag wala tayong ibang lock na katulad nito. Okay, so maraming salamat po at mabuhay tayong lahat. Salamat sa panonood at God bless.